ba talaga yumaman? Ibinahagi ng financial guru ang kanyang limang sikreto. So in everything I do, investments lalo na, bakit ka nag-i-invest? Yung mga na-scam na 5-10%, bakit ka nag-i-invest? Yumaman bigla. Mm-hmm. Wala namang yaman bigla. Mm-hmm. Sabi ko nga, 5 ways to get rich. Manahin mo. Madali yun, madali. Ilan lang sa atin yun. Pakasalan mo. Aba, may natatanso dyan. Akala ang yaman, puro utang pa. Puro utang niya, mayaman pala sa utang. Okay. Meron naman, panaluhin mo. Ay, sugal naman yan. Sugal, medyo. Siguro ang mananalo sa 1,000, baka 1,000 lang. Ay, naku po, pangapat, nakawin mo. Ay, masama yun. Masama. Hindi pwede yung go to hell ka dyan. Ako, ayaw ko yan. Okay. Ano pa lima? Ano pa lima? Gawin mo. Pagsikapan mo. Oo. Oo nga. Make it. Good news, madali. Oo. Kailangan lang tatlong D. Disiplina, determination, at saka yung tinatawag natin na decide now, decisiveness. Umpisahan mo. Hindi yung bukas. I keep telling all the seminars, 30 pesos a day. Isang soft drinks, isang bag ng chicharon, isang kahan ng sigarilyo. Milyonaryo ka in 30 years. Totoo ba yan? Totoo yan. Nangyayari yan. 30 pesos a day, sa 30 taon, milyonaryo ka, may isang million ka. 2.1 million kung 10% per year. Ang dali nung 10%. Talaga? Kung naswertihan mong 20% a year, 15 million yan. Aba? Same amount of money, same amount of time. Bakit hindi ginagawa? Ayan. Anong natuklasan mo dyan? Bakit nga? Hindi alam. Hindi niya alam kung bakit hindi niya ginagawa. Alam mo kasi sabi na, anong diferensya ng mayaman at yung wala? Ayoko nung word na mahirap eh. Okay. Yung wala. Yung wala, okay. Dalawa, sabi ni isa, sikap at tsaga. Oo. Tama. Pero mas importante, impormasyon. Impormasyon. Tungkol sa? Tungkol sa paano ka mag... Palaguin yung pera mo. Yun ang aming advokasya. Oo, yun. Huwag mo baliwalain yung piso. Aha. Yung 1 million, hindi ikaabot kung wala kang piso. Oo. So, dun dapat. Okay. So, yun ang tinuturo namin ngayon, for lack of a better. Sinishare namin yung information. Ang decision nasa iyo pa rin. Dagdag pa niya, ang pagyaman daw ay nakasalalay sa ginagastos ng tao. Huwag kang gagasta na hindi mo kaya. Eh, yan ang mga problema ng mga ahente, nakikita mo. Oo nga. Ano yung nakita mong most common wrong, no? Yung maling ginagawa nga ng Pilipino sa pag-handle ng pera niya, yung most common na mali? Ang mindset, una-una. Mindset, lahat ng kinikita, dapat gas, or di dapat, para ipaggastos. Oo. Dahil, kaya ko naman kumita rin ulit. Oo. So, the assumption is short term. Ah, wala, kaya ko yan. Mawalan akong trabaho, kaya ko yan. Hindi naiisip na obligasyon mo. Tuloy-tuloy. Hindi naputol. Lalo na kung may pamilya ka, di ba? So, yun ang, so, bihira yun ang paplano. Puro yung instant gratification. Pag nahirapan, ay, nagtrabaho ko mahirap, kailangan kong bakasyon naman. Kumita ko yung bonus ko, bibili ko ng... So, nagsisave tayo. Alam natin yung concept of saving. Para may bilhin. Oo. Nagsisave ako para bagong cellphone. O bagong... Tatlo-tatlo na cellphone, dalawa lang ang mantega natin, di ba? So, mahirap eh. Mahirap gamitin tatlo. Tapos, dapat? So, dapat, nagtatabi tayo dahil obligasyon natin. Dalawa mukha natin sa buhay eh. Dalawa kabayo natin sa buhay. Yung unang kabayo, sasakay natin dahil sa pawis natin, kikita tayo. Okay. Yung kinikita natin, dapat, meron tayong binabayad natin sa sarili natin para sa ating kinabukasan. Yun ang pambili ng ating kinabukasan. Savings yun, di ba? Savings yun, mag-ipon. Mag-ipon. Okay, mag-ipon. Alam naman ng iba, ang savings, ito ilagay sa lalim ng unan o sa bangko. Savings deposit. Pagkaliit-liit ng kita. Maliit ang kinikita pag nilagay sa bangko. Safe lang. Tama naman yung safety. Pero may daming instrumento dyan na may kanya-kanyang layunin. Hindi porket may pera ka, doon mo lang lalagay. Isipin mo bakit. Yan ang wala sa nakakaramihan. Bakit ako gumagastos?
So pati sinasabi mo to, Pax, pati ang pag-iipon ay determinasyon din. Yes. Diba? Pati ang pag-iipon, disiplina din. Oh, kasi, tataka ka eh. Yan ang parating mga in-interview ako minsan. Man on the street, tatanungin ako. Oo nga. Wala kami. Ano masasave namin? Ganon. Kung magkano utang mo, saan mo ginastos? Oo. At quiet na. Bakit? Eh, nagastos lang sa kung saan-saan. Kung saan-saan lang nagastos. May payo rin si Francisco sa mga kasalukuyang nagnenegosyo at sa mga nais magnegosyo. Oo. Pag hindi mo binabayaran ang sarili mo, hindi ka, talo ka, mali ang costing mo. Dapat bayaran mo sarili mo para alam mo talaga kung ninegosyo, kung makita o hindi. So, nag-survey nga kami yun, 200 businessmen eh. 15 lang ang nagsiswerdo sa sarili nila eh. Sabi ko, ay, talagang malaki problema ng tao sa basic. Basic ano? And basic disiplina, basic understanding. Oh. Ang tamang pag-unawa ng magpatakbo o magpalago ng pera. Oh. Paghawak ng pera. At dahil pera ang nakasalalay, kailangan din daw natin ng iba yung pag-iingat. Yung lending, fix ang income mo. Diba? Mm. Savings deposit, pautang sa bangko yan. 1%. Mm. Maliit. Bumili ka ng treasury bills ng gobyerno. 3%, 6%. Yun ang fixed income. Lending investment yan. Pag ako nangako sa'yo at ginaranti kita, that means minapautang mo ko. Sa ngayong panahon, pag ako nagbigay sa'yo more than 6-7% today, lagay natin hanggang 10, niloloko na kita. Per year, ha? Oh. Yun ang tinuturo ko sa kanila, yung guidelines ba? Pag may nag-offer sa'yo na guaranteed more than 10% per year, tumakbo na kayo. Ah, hindi mapapanindigan niya. Hindi masama ang maghangad ng marangyang buhay. Kailangan lang natin itugma ang uri ng pamumuhay sa perang kinikita natin sa araw-araw. Obligasyon natin sa ating sarili na paunlarin ang perang pinaghihirapan natin. Ito ang malinaw na mensahe ni Francisco Colaico na dapat nating isabuhay para tayo ay umangat. Ang susi ng buhay yung made of our choices eh. Yeah. We choose. Oh, the things we do. Tayo ang decision. Hindi mo pwedeng, hindi kita pwedeng i-blame or somebody else. Ah, kasi ganyan nga sa akin dahil sa akin. Decision ko yun eh. So, if you choose a lifestyle na hindi mo kaya, babaong ka sa utang. Oh. If you choose a lifestyle na kakayanin mo, mag-i-improve ang buhay mo.